Nagpadala sa atin si Sir Leo ng isang solar floodlight. Sir Leo, maraming salamat sa iyong pinadalang. Eto, sinabi niya to kasi tagal na niya sinasabi. Talagang hindi siya makatulog kung hindi niya gagawin. Buksan na natin, excited ako. Kinabahan kasi ako ng ano guys, ng ubot sipon kaya hindi ako nakapag-vlog. Hanggang ngayon medyo may tao ko yung ilong ko. Ito siya guys oh. Ang bigat. Meron siyang USB Type-C na charging cable. Boom. Isa guys oh. Ang laki. Tapos meron siyang papel dito. English at ewan ko nung kanto, Chinese at English. Okay, meron siyang stand sa magagamit natin dito sa studio. O, kahit na ano, nagwe-welding tayo sa labas, pwede natin gamitin. Tapos ito yung kanyang charging. So ito pwede i-charge gamit ang solar. Meron siyang solar sa likod. Okay, tapos pwede natin siyang i-charge ang kapal ng charger ng charging cable nyo. Ayan, meron siyang ano, pindutan sa taas. Tapos yung kanyang light indicator. Yan. Ah, tamang-tama. Gusto ko yung gulay. Tama-tama. Ito yung kanyang charging input. Ah! Hanip! Pwede siya maging power bank. Tapos ano, yung charging input. Ayun o. Ayun yung Type-C sa itaas. Ayan. Type-C tapos USB Type-A. Pwede pang charge na ating mga gamit-gamit dyan. Mabigat siya. Mabigat. Subukan na rin natin buksan ngayon. Tapos meron siyang sabitan dito. All purpose. Para siyang ano? Oops! Sorry. Para siyang ano? All purpose cream. Meron siyang sabitan. Pwede natin itiklop kabilaan. Yun. Tapos pwede. Huh? Pwede pala. Oo, oh, diba? Tapos pwede natin siyang gawing stand. Depende sa angle na gusto natin, pwedeng masyadong nakahiga. Yung ganito kasi na design sir dito sa Pilipinas, mabibili mo siya around 2,000 mahigit. 2,000 to 3,000 sa mga super on 111, gano'n, sa mga, alam mo na yung mga pinagbibilihan dyan na pagbukas mo, hindi ka masaya. Ang galing! Ang galing! Pero dito, sulit kasi napakabigat niya. Yan o. Okay. So, ito ay IP66. Meaning, splash proof lang siya. So, hindi siya pwedeng ilublob sa tubig. Pwede siyang maulanan. Pero yung malubog sa tubig, hindi pwede. Okay. So, wala siyang mounting para ilagay natin sa labas. Ibig sabihin, splash proof lang siya. Kasi meron siyang charging input dito na wala akong papasukan ng tubig. About sa brand guys ay wala akong idea kasi nga ito ay regalo ni Sir Leonardo Holiganga. Agyan siya sa comment section. Bahala na kayo dyan. Apat na black yung kanyang ilaw. Subukan natin. Ayun, lakas ah. Malakas. Paano kaya pahinaan to? Long press kaya natin. Ah, pwede! Pwede pang ano? Pang studio lamp, oh. Hanep. Kasi kung steady lang yung ilaw niya, tapos tatlong mode, parang high, medium, low. Kung minsan hindi ka satisfied, hindi mo makontrol yung pinakamahina. Ayan na. Napakahina na yan. Palakas, long press yung ano niya. Yung pampahina. Yun. Ganyan lang yung kailangan sa mga studio kasi hindi naman kailangan na talagang napakaliwanag. Sabog na sabog. Yung lahat pati kilay mo nabura na dahil sa liwanag. So saktong-sakto lang. Kailangan natin. Boom! Ganyan lang. Sakto lang na kitang-kita mo yung dot sa loob ng kanyang LED. Okay, tapos ibang mode na masukan natin. Yung kanina ay long press. Tingnan natin. Oh! Lakas ah.
kainan natin. So, ganun din lang guys, but may iba't ibang ano, atmosphere yung kanyang ilaw. Pwede kayong combination to, try natin. Laganda. Ayun, combination. Subukan natin kung pwedeng pahinaan. Wow! Saktong-sakto, sir! Saktong-sakto! Maraming salamat! Oh, ayos! May iba't ibang ambient yung kanyang liwanag. So, isa pa. Ayun! Huli ka, yung kinakatakutan natin sa daan, lalo kung wala tayong lisensya. Okay, ang ganda. Oh, yan. Pwede nating pang-signal kung sakasakaling nasiraan tayo sa daan. Pwede siyang pang... Yun nga lang kasi wala siyang pangalan. Wala siyang brand name, guys. Wala. Oh, wala. Pasensya na. Si Sir Leo, pwede tayong magbenta, sir. Eh, kan mo na lang di... Nag-business pa. Ang galing! Ang galing! Okay, so... ganda, guys. Oh. So, hindi natin pwede pahinaan yung kanyang ano, yung blinker. So, sa presyo nito siguro sa pag sa Pilipinas, nasa around 2,000 to 3,000 mahigit pataas yung presyo nito. Makakabili ka rito na siguro nasa 600, kaya lang talaga. Baka mas maliit pa dito yung isang block niyang ganyan, tapos meron siyang reflector na lang na gano'n. Pero ito sulit na sulit to. Ang dami. Boom! Boom! Wow! Okay. Yung kulay vinyl blue ba yun? Hindi naman kasi natin yung kailangan eh. Na, oh, ba't wala siyang ganun? RGB. Hindi natin kailangan yun guys. Masisira yung mata natin. Masisira. Okay, so ginagamit lang siya sa mga... ano kasi, sa mga signal. Pero talaga, hindi natin kailangan yung kulay violet na or yung blue. Masakit sa mata yan. Yan o, yung blinker pa nga lang na yun, masakit na sa mata eh. O, diba? Pwede natin alam pang atmosphere, pang background yung atilas ako. Ah! Ayun o, nagbabago-bago yung kanya, ano, yung mode. O, diba? Para hindi banggayin yung sasakyan natin sa kasakaling ano, meron tayong problema sa daan. Okay, maganda. Parang pang SOS na rin, no? Siyempre, pag nakita na natin ganyan sa daan, alam na natin may problema. Okay, nagre-repair tayo. Okay, lakas oh. Mainit sa guys oh. Mainit yung liwanag. Ayos. Okay, ang ganda nga. Ang ganda, sulit. Sayang kung may link sana, maganda guys. Ganda sana. So, try nating buksan kung ilan yung battery niya. Tapos kung anong pwede nating gawin. Try natin kasi sabi ni Sir, upgrade ko na lang daw yung kanyang battery. So, tingnan natin. Mukhang ayos naman kasi ang bigat ng unit. Okay, kasi kahit paglakihan natin at sakto lang sa kanyang solar. Ito bagay, ayaw ko rin namang ibilad to sa araw kasi nga nasisira, maiinit. Ayaw ko rin, available naman ang kuryente dito. I-charge ko lang sa kuryente. So, pwede siyang pang-charge kasi meron siyang output na USB Type A. Try natin, tanggalin to. Tanggal kaya to. Ayun lang. At hi, so, hindi natin mabubuksan yata. Wala, malakot kasi oh. So, ang tayong pagbubuksan nito ay dito. Malabo natin buksan to kasi ayaw ko rin masira. Kasi to guys ay regalo sa akin. Ayaw ko masira. Ayaw ko masira kasi nga regalo. Pangit yung ginagawang ganun na binigay na lang sa'yo. Budget ni sir. Tapos nakikita niyang sinisira natin. Binawarak-warak natin. So hindi maganda yung ganun. Ayaw ko yung ganun. Pwede kong bili ko. So pwede natin yung ganun. Okay. So hindi. Ayaw ko. Ayaw ko sirain. Para sa akin kasi, mga sir, ayoko kasi sinisira yung mga bigay sa akin. Ayan, hindi ka na makabili tapos sinisira o pa yung mga bigay sa'yo. Parang hindi maganda yung gano'n. So, para sa akin, huwag na lang. Satisfied naman ako sa performance. Upgrade.
Pag napapansin ko na mahina yung battery niya, upgrade na natin. Pero ngayon, at bago naman siya, huwag na natin galawin. Okay na yun. Okay. Ayos, may gagamitin ako dito sa studio. Okay, maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Sayang. Sayang na sayang sa mga gustong magkaroon ng ganitong klase. Magandang quality. Magandang quality, guys. Hindi sa pinopromote ko kayo, pero kita nyo, guys, oh. Maganda siya. Oh, makikita ko pala yung kanyang level ng battery. Okay. Hala, hindi na ako makita. Okay, so maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Next time ulit kita-kita. May mga bago tayong mga unboxing dito, guys. Review ng mga Bluetooth speaker. Quality, guys. Abangan nyo yan, abangan. Okay, ang susunod natin ay... Eto, magandang ganda ng tunog nito. Ang lakas. So kahit nakapatay yung system, pwede mo siyang gamitin as a wireless Bluetooth speaker. Home entertainment, tapos... Ang ganda, guys. Basta abangan nyo na lang. Okay, maraming salamat. Next time ulit, abangan nyo yan.